examples of incomplete love. So sa binasa natin Ebanghelyo, in verse 46, tax collectors love only those who love them, a subset of all people. And then sa verse 47, Gentiles greet only those in their own group. So, to give us the context, ano, ang mga tax collectors noong unang panahon para sa mga Israelita, hindi sila tanggap sa kanilang lahi. Kaya ang binabati lang ng mga tax collectors, yung kanilang mga kinukolektahan, yung mga nakakasundo lamang nila. So, kinamumuhian nila yung mga tax collectors. Bakit? Kasi ang turing nila doon, mga makasalanan. So, ang dating, ang mga bumabati lang sa mga makasalanan, yung mga kapwa nila, makasalanan. Itinuturing silang mga outcasted sa grupo. Ayaw nila sa mga tax collectors. And so, incomplete love. Bakit? Kasi kaya ka dumating ang ating Panginoon para ipakita sa atin kung ano ang kahulugan ng pagmamahal. Hindi lang pagmamahal sa mga taong bumabati sa iyo o babait sa iyo, kundi pagmamahal maging sa mga tao na gumagawa ng hindi maganda sa iyo. Another thing, ang mga Gentiles. Ang mga Gentiles o mga Hintil, kung unang panahon, hindi sila itinuturing na kasama sa lahi na ililigtas ni Yahweh. Pero sa pagdating ng ating Panginoon, winasak niya yung idea na yun. Amen po ba? Nakakasunod po tayo? So Jesus gives two examples of incomplete love. And then another, Jesus also gives us two examples of complete love. Sa verse 45, the Father gives sunshine to the good and the evil. Pangalawa, the Father gives rain to the just and the unjust. Ipinakita ng Panginoon, ating Diyos Ama, ang perfect love, ang complete love. Pinasisikat ng Diyos ang araw sa mabubuti at sa masasama. Pinauulan ng Diyos sa mabubuti at sa masasama. Kaya kapatid, kahit minsan ang dami-dami nating kasalanan, pinagpapala pa rin tayo. Amen. Yun ang perfect and complete love. Ganyan magmahal ang Panginoon. At that is the same love na gusto ng Diyos na matutunan natin gawin sa ating mga buhay. Minsan kasi hindi lang tayo mapansin, magtatampo na rin tayo. Hindi ka lang nangitian, parang pakiramdam mo agad, hindi ka na pinapansin o hindi ka na gusto. Hindi ka lang nabati. Hindi ka lang nakawayan. Hindi mo na-realize, wala siyang salamin, malago pa naman ako. Hindi ka nakilala. Ano po? Kumbali, ito po ano, pinasisikat ng Diyos Ama ang araw sa mabubuti at sa masasama. Isipin mo na lang kapatid, kailan ka ba huli nakapag-confess? Matagal na siguro. Pero up until now, pinagpapala ka ng Diyos. Ganyan magmahal ang Panginoon. Amen po ba? Pinasisikat niya araw at pinauulan sa mabubuti at sa masasama. Regardless kung mabuti ka o masama, mamahalin ka ng Diyos. Yan ang pagmamahal na gusto ng Diyos na matutunan natin. Siguro parang mahirap. Kasi may mga kaaway nga talaga tayo. Hindi madaling patawarin ng mga tao na nakit sa atin. Pero hindi tayo dapat makontento sa ganung kalagayan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, be perfect, therefore as your Heavenly Father is perfect. Be complete in Father's love. Bago natin hanapin yung pagmamahal sa ating kapwa, hanapin muna natin yung pagmamahal sa ating Panginoon. Bago natin hanapin yung kapunuan ng ating buhay sa ating kapwa, hanapin muna natin yung kapunuan ng buhay na yun sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Ito po yung malaking pagkakamali ng mga pumapasok sa relationship ko. Ano po? Yung isipin na kailangan kita para makumpleto ang buhay ko. Kapatid, you can never be happy in a relationship kung sa sarili mong buhay, hindi ka masaya sa piling ng Panginoon. Hello? Hello? Nakakasunod po ba tayo? Nakakasunod po ba tayo? Kaya ka kapatid, pumapasok sa isang relationship kasi gusto mo na matulungan siya na makilala din ang Panginoon. Nabubuo sa kanyang buhay. Kapag masaya ka na sa pagiging sa iyong sarili at sa Panginoon lang, hindi mo actually kakailanganin ng iyong kapwa. Pero kailangan mo siya, bakit? To share the love of God. Amen. Para ibahagi ang pagmamahal din ng Panginoon. Amen po ba? Amen po Amen. Ba? Nakakasunod po tayo. Ayan. So, lastly, ano po, ito po yung last pointer natin. Loving enemies is about actions that benefit them. Pag sinabi natin loving our enemies, hindi lang basta pagkatawarin sila, hindi lang basta uunawain sila, kundi ang sabi nga niya na ano, is about actions that benefits them. Ibig sabihin, dapat meron tayong ginagawa na makakapag-benefit din sa kanila. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin yung kaaway natin at sasabihin natin, huwag na magpapakita sa akin.
parang wala ka rin ginawa ng kapatid. Kasi kapag nakita mo ulit siya, ano gagawin mo? Mag-aaway ulit kayo. Ganun. So, loving enemies is about actions that benefits them. Sa verse 43 ng ating pong binasa, narinig din yung sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Upang kayo'y maging tunay ng mga anak ng inyong ama na nasa langit. So, binabahagi din sa atin ng Ebanghelyo na nais ng Panginoon na gumawa tayo ng malaking kaibahan. It's trying to make a big difference kaysa sa mga taong usual na nakakansalabuhan natin. Amen po ba? Amen po ba? Ano ba yung big difference na ito? Na tayo ang magsimula ng revolution. Hindi po yung mag-welcome. Kundi ang malaking kaibahan pagbabago sa mundo. Na kung maraming tao ang madaling magayat at pagdaling ng galit sa kanilang mga puso, iba yun yung kapatid. Pag-aralan mo, matuto kang magpatawad. Pag-aralan mo, matuto ka na maging mas approachable. Pag-aralan mo, matutunan na yung mga tao na nakikita sa iyo ay ipanalangin sa Panginoon. Na sila ay pagpalain ng ating Panginoon na hindi sila kunin ng Panginoon muna. Amen po ba? Amen. Nakakasunod po ba tayo? Amen. May mga ganun prayer kasi, Lord, hindi ko na matiis tong taong tukunin mo na, Lord. Baka sa'yo pabalik yung prayer na yun. Hello. So pray for those who persecute you. Pray for those people na nanakit sa'yo. Ipanalangin mo siya sa Panginoon na hipuin ni Lord ang kanyang puso. Na baguhin siya ni Lord. Hipuin siya ni Lord na baguhin siya pagpalain ng kanyang buhay. Kasi kaya naman siguro nakakasakit ang isang tao, nakakagawa siya ng hindi maganda kasi, yun ang kanyang nararamdaman. Yung kanyang na-experience. Na-experience na masaktan, kaya ito rin yung kanyang ginagawa sa kanyang kapwa. Ano po? So, i-pray mo na pagpalain siya ni Lord at i-bless siya ng ating Panginoon. Ano? So, sabi ko dyan, ano? Love is not merely an emotion or an inner intention that does not bear fruit in good actions. If we love someone, it will show up in our deeds, how we act towards them. Umahan natin ang isang tao na ipapakita yan sa ating mga ginagawa. Paano mo masasabing mahal mo yung kaaway mo kung inihirapan mo? Hello? Nakakasunod po tayo? Kapag alam natin minsan na may sama ng loob yung tao sa atin, minsan ang sama din ang tingin natin. Hello po. So sabi nung, if we love someone, it will show up in our deeds. Nakikita sa ginagawa. Ano po? How we act toward them. So sabi sa Matthew chapter 7 verse 20, ngayon po, no? Just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify people by their actions. Kung paano nakikita ang bunga sa puno, diyan mo makikilala kung ano ang isang tao sa kanyang ginagawa. Siguro sasabihin natin, Brad, merong loophole yan. Maraming tao mapagdumari. Maraming tao balat kayo. Maraming tao ang pakitang tao. Kapati, ang isang tao mapagdumari at ang isang tao mapagbalat kayo, hindi magtatagal, lalabas ang katotohan. Lalabas ang totoo niyang kulay. Kasi kung ang ginagawa mo ay nagmumula sa puso, kahit anong mangyari sa'yo, anong dumating sa buhay mo, hindi ka magbabago. Kasi yun ang yun ka. Ginagawa mo from the heart. Pero kung pakitang tao yung kapatid, makikilala ka ng tao sa darating na panahon. Amen po ba? Kaya ang layunin natin bilang Kristiyano, magkaroon ng total conversion. Yung tunay na pagbabago, totoong pagbabago, mula sa puso. Kapag nagbago na ang iyong puso, sumusunod ang isip. Sumusunod din ang lumalabas sa iyong puso, sa iyong bibig. Amen po ba? Amen. Nakakasalo pa po tayo? Ayan. So, next po, no? Love includes self-sacrifice for enemies. Not only does God give food to His enemies, He gave His Son. So, katulad ng ating pong Diyos Ama, sa kanyang pagmamahal sa mga tao, hindi siya kayang mahalin, hindi lang niya binigyan ng mga pagkain. Hindi lang niya ipinabride yung kanilang pangangailangan, kundi ibinigyan niya yung kanyang buktong na anak. Amen. Ano po? And then, lastly, ano po? Sabi niya ni Mother Teresa, napakaganda. If you judge people, you have no time to love them. Kaya lang naman natin hindi makasundo ang isang tao kasi inuusgahan natin sila. Pero siguro, it's the other way around, hinusgahan nila tayo. Dahil nalaman natin hinusgahan nila tayo, nahusgahan na rin tuloy natin sila.
Yan po. So sabi ni Mother Teresa, if you judge people, you have no time to love them. Kapatid, wala pong ibang uhusga sa atin kundi ang Panginoon lang. Amen. Hindi tayo mga hukom. Hindi tayo mga husgado. Wala tayong karapatang mag-judge. Wala tayong karapatang humusga sa ating kapwa. Wala tayong karapatang magsabi na wala nang magbabago yan. Habang buhay ng ganyan yan. Wala nung nakilala ko ganyan na yan. Hindi na magbabago. Masama talaga ugali na. Wala tayong karapatang magsabi ng ganun sa ating kapwa. Dahil habang may buhay, may pag-asa. Amen. Kung wala siya nakikita ang positive sa mundo, ikaw ang subukan mong magpakita ng positive sa kanya. Kung wala siyang nararamdaman na kabutihan at pagmamahal mula sa kanyang kapwa, ikaw magparanas ang pagmamahal sa kapwa mo na yun. Maaari kang gamitin ng Panginoon bilang instrumento, kapatid. Amen po ba? Amen. So, if you judge people, you have no time to love them. Saan ba natin mas ginugugol ang panahon natin? Sa pagmamahal o sa paghuhusga sa kapwa? Tanungin mo yung katabi mo. Judgmental ka ba? Judgmental ka ba? Ano ba sagot niya? Minsan. Minsan. So, my dear brothers and sisters, lagi po natin tatandaan, ano? Kung tayo ang huhusgahan ng ating Panginoon, walang karapat dapat para sa kanya. Yes. Kung may darating ang judgment, siguro walang maisasama sa ating papakit sa langit. Bakit? Kasi hanggang ngayon marami sa atin ang may galit pa rin, marami sa atin ang namumuhay pa rin sa kasalanan, marami pa rin sa atin ang hindi ang nakakagawa ng bagay na hindi karapat dapat sa Panginoon. Pero hanggang ngayon binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para magbalik loob sa kanya. Hanggang ngayon, nararanasan pa rin natin yung kabutihan niya at pagmamahal niya sa atin. Nawa kapatid, ito ang gawin natin inspirasyon na, no, na since the Lord has been good to me, since the Lord has been faithful to me, ito rin gusto ko sanang mangyari. Maging mabuti at maging tabad din ako sa Panginoon. May papakita natin yung kabutihan, katapatan natin sa Panginoon sa pagmamahal sa kapwa. Sabi nga ng Panginoon, there are two greatest commandments. Love the Lord your God and love your neighbors as you love yourself. Magsitayo po tayo na.